Ayan, Sir Kevin, meron yata ang bago ngayon na Realme. Yes, ano ba itong Realme C67? Ano bang bago sa kanya? So yun ang pinakabago po natin ngayon, yung ating pong Realme C67. Ayan. So balik kalalabas lang din po or kare-release lamang ng ating Realme C67 nung February 9. Ayan. So ito po yung pinakabago natin ngayon. Ganda, oh. Realme C67. So ayan, pakita muna natin yung kanyang design. Sige, sige. Ayan, back at saka yung kanyang front. Okay. Ayan. Ayan po kung gano'n siya kaganda. Type C yan, Type C. Eh. Ay, meron pa rin siyang ano, headphone jack mo dito. Ayan, so bali, ipapakita natin lahat kung ano bang meron sa isang Realme C67. Kita mo naman yung edge nyo, nipis na. Ayan, so bali sa edge naman, no, meron tayong 7.49mm ultra slim design. So napaka-nipis lamang yan. Ayan, so ganyan lang siya kanipis. Ayan, so ayan. Mas ano siya, mas mabilis or madali siyang hawakan. Kagandahan pa nito, pwede siyang ano, itayo. Especially sa mga flat surface. Ayos ah. Ayan. Meron siyang standing edge. Then bukod po dyan, yung ating Realme C67 ay meron siyang si design. So dito sa may grip niya, sa may box gilid. Ayan. So lalo na po ito, maganda to sa mga naglalaro. Ayan. So kung mahilig kayong maglaro, ito napakaganda na itong design na to, especially sa may gilid-gilid niya. So dito sa may gilid niya, mapapansin po natin, hindi pa rin nawawala yung ating pong volume up and down at yung ating pong power off, nandito po sa may side fingerprint niya. Ayan, nandiyan po yung niya, scanner. Ayan. Ayan, isa pa sa kagandahan ng ating C67, kung mapapansin nyo, meron din po siyang mic dito. Speaker. Ayan. So, ayan. Dual stereo speaker. Ayan. So, dalawa speaker niya. Hindi na siya nakamono, no? Yes. Ang kagandahan pa niya, no, mga sir, hindi inalis ni Realme yung 3.5 jack natin. Nandito pa rin siya. Marami pa yung gahanap ng ganyan eh. Oo. So dito kasi yung iba mas gusto nila yung mga meron pa rin ganito dahil ang mga wireless is nalolobat. Oo. So dito naka Type C pa rin tayo diyan, hindi mawawala yan at yung ating speaker na nandiyan sa ibaba rin. Ayan. Nandiyan din yung mic niya. Ayan. So pagdating sa may kanyang likuran, makikita rin natin yung kanyang napaka-elegant design. Itong design na to, yung ganitong kulay, tinatawag po natin na Oasis Green, no? Ano pa yung ibang available, available na... Ang isa pang available color natin sa isang Realme C67, yung ating Black Rock. So yun, napaganda rin ng Black Rock natin. So okay. Mystery siya. So ito naman, kagandahan ng C67 natin, ay meron siyang color gradient. O yan, green gradient color. Coating yan. So ito, pagka tinatamaan po ito ng liwanag o kaya ng sinag ng araw, mas lalong gumaganda. Nagiging elegant siya dahil nagre-reflect yung reflect niya. Nagre-reflect yan. Siya may ano, may crystal sa loob. Green gradient color. Ayan, ganda ng process na yan. Ayos. Pagdating sa camera, yan, hindi na mawawala. Meron siyang parang golden bezel din dyan sa may gilid. Ayan, yung camera, papakita rin natin kung ilan ba yung camera niyan mamaya. Yes. So ito, so may front naman natin, yan, punch hole na rin po siya, 6.7 na rin po yung kanyang screen size with 90Hz refresh rate. So kung more on scrolling tayo or browsing, mas maganda pa rin dahil napaka-smooth. So 90Hz lang yun pero parang naka 120 siya. 90Hz, yeah. Okay na yan, 90Hz. So napaka-responsive po niyan. Yes. Ayan, para sa isang ganitong presyo. Oo nga pala, no, mga ma'am and sir, bali ang presyo po pala ng ating Realme C67, para sa 8128 variants ay 9,999. Okay. At para sa isang 8256 na variants naman, ayan, 10,999. So dalawang variants ang available sa atin. Sulit na yan, sulit. Dalawang variants, dalawang available color din. So dito, ito, kung mapapansin din po natin sa ibang smartphone, meron pa silang mga plastic bezel o yung screen bracket dito sa may gilid-gilid niya. So ito wala na po. Ang kagandahan naman noon, pagka gusto natin siyang lagyan ng tempered glass, mas lalapat na siya. So naiwasan na natin yung pagka-bubbles dito sa may mga gilid. Then napakalaki ng screen size niya, napakanipis ng kanyang side-to-side na bezel at pati yung chin natin napakanipis. So mas naibibigay niya yung napakagandang full viewing experience, especially kung nanonood or madalas tayo sa mga panonood. Ayan, sa Netflix, napaganda na ito, syempre. Ayan, YouTube. Ayan, sa pagdating naman sa kanyang camera, ayan, meron tayong 108 megapixels.
Yan, sa may kanyang likuran. Ito po. Ayan. Ayan. So, 108 yan. Ayan, ayan. So, ayan, papakita natin kung ano ba yung 108 na yan. Ayan, so pagdating sa 108 megapixel natin yan, meron siyang 3 times in sensor zoom na tinatawag. Ito. Ayan, so kahit na mag, ano tayo ng 3 times dyan, yung nakukuha natin na, o yung makakapture natin dyan, kahit na naka 3 times, is napakalinaw pa rin. So, detalyado pa rin siya kahit na naka 3 times. Unlike din po sa iba na pagka nag 3 times tayo, is medyo blurry na po yung gilid niya. So, parang nagiging portrait na siya. Kagandahan pa po niya, no, bukod po sa kanyang 3 times na in sensor, ay meron din tayong tinatawag na 3 times portrait. So, ito, yan, kung mahilig or madalas tayo mag-upload ng mga daily photos natin sa social media, napaganda po na itong 3 times portrait. Ayan. So, siya na po yung mag-a-adjust. Hindi na po kayo kung gusto nyo siyang gusto nyo mag-take ng photos. Ayan. At kaganda po po nyan, no, bukod po dun sa mga naunang features niya, meron tayong high-res din na tinatawag sa ating Realme C67. So, dito naman po, halimbawa, mahilig po tayong magpa-print ng ating mga nakukunan ng photos. Dito, mas maliwanag natin siyang makukuha or pagka nagpa-print tayo. Ayan, so kung mahilig din tayo na magpa-banner, tarpaulin, so naiwasan natin na maging pixelated yung ating photo quality. Ayan. So meron din tayong tinatawag dyan na ano, tilt shift. Yan, mga mamin sir. Ito. Features yan. Ayan, so isa sa mga best features natin dyan. Itong tilt shift natin, kagandahan nito, lalo na kung mga nasa mas mataas na lugar ka. So pagkakukuha tayo pababa, mas nagiging makatotohanan, realistic siya at the same time na-maximize niya yung mismong object. Ayan. So mas maganda siyang tignan. Parang portrait na rin siya. Yes, sir. Ayan. So bukod pa diyan, meron tayong nadagdag diyan, especially sa ating street mode. Ayan, sa street mode, kung mahilig din po tayo maglagay ng mga third party applications, dito po hindi mo na kailangan mag-download noon. So dito pindot ka lang sa may street mode. At dito may mga nadagdag tayo dito, no, nandiyan yung ating crisp cinematic at saka yung tranquil natin. Ayan. Ayan. So ito yung mga bago natin. Dami yan. Ayan. Pagdating naman po sa may video natin, ito. Ito kagustuhan po ng mga mahilig mag-reels. Ayan. Ayan. Kung mahilig tayo mag-reels, guys, ito, napakaganda. Pagdating sa video quality, meron tayong 720p at meron tayong 1080p, 30fps. Ayan. Meron siyang EIS na tinatawag. So kahit na hindi tayo gumamit ng mga tripod, napakaganda po na magiging resulta dahil naka-stabilize yung ating video. Yan, meron siyang EIS o yung kanyang electronic image stabilization. Yan, napakaganda po niyan. Yan, so mag-ano tayo. So kahit ayan, medyo maalog po yung kamay natin dyan or shaky, mas maliwanag po or maganda pa rin po yung ating makukuha. Yan. Yan, try natin yan. So kahit medyo maalog po yung kamay natin. Ayan. Yan. So ganyan kaganda yung ano natin, no, bukod sa kanyang 3 times camera na portrait, 3 times din yan, at iba-ibang features, meron tayong street mode at video. Ayan, hindi pauhuli yung ating night mode na tinatawag. So night mode natin, no, even na, syempre gabi, nasa labas tayo, mga outdoor shots, ang kagandahan yan, even low light condition is maganda pa rin yung photo quality na makukuha na natin. Ayan. Ayan, so yan, kung nagustuhan nyo po yung ating design pagdating po sa ating Realme C67 at ang ating camera, ayan, papakita ko rin po kung ano po yung kakayahan ng isang Realme C67 pagdating po sa kanyang performance. Ayan. So ang ating Realme C67, guys, ayan, ginamitan po ito ng Qualcomm Snapdragon 685. Ayan. Ayan, kung mapapansin natin, about po natin. Ayan. Napakagandang chipset din po yan, guys. Ayan, naka Qualcomm Snapdragon 685 po tayo dyan. Ayan, bukod po dyan, ayan, nabanggit ko po kanina yung kanyang variants. Ito po, ang hawak natin is, ayan, yung kanyang 128 variants. So guys, hindi pa rin mawawala sa kanya yung kanyang RAM expansion. So hindi siya meron siyang 8 plus 8. Pwede bali 16 na. Ayan, so bali, oo, bali yung sa ating 8GB na plus is yung ating RAM expansion na tinatawag, guys. Ayan, so napaganda po niyan. Magagamit nyo po yan, no, lalo na kung mahilig tayo mag-multitask.
Nag-open tayo ng YouTube natin, TikTok, Netflix. So kahit nasabay-sabay po natin na ginagamit yan, guys, napaganda. Dahil naiiwasan natin yung pagiging lagi ng phone. So dito magiging smooth pa rin po yung kanyang paggamit. At pagdating naman po sa laro, ayan, dahil naka-welcome sa Dragon 685 tayo dyan, pumapalag po yan, mga mam and sir. Alam naman po natin ng isang phone na naka-Snapdragon, especially sa mga 685, ay kaya magbigay ng optimized na battery. So, optimized na sa battery, sa consumption. So, ibig sabihin, mas matagal natin magagamit yung phone natin. Ayan. So, isa sa kagandahan pa po niyan. So, ito pala, no, guys, bukod sa kanyang 5,000 mAh massive battery, ay supported din po ito ng kanyang 33-watt SuperBook charger. So, possible po, no, 19 minutes, kaya mo na rin po mag-provide ng at least 50% na battery life. Okay, okay. Yan. So, may mga bago rin po pala tayo na dagdag sa atin, no. Yan, di ko mapakita ng konti. Pero, sige, ito, sige. Yung ating pong Realme C67, ito, unang-una, may mga bagong features tayo dito. Yung ating Mini Capsule 2.0. Itong Mini Capsule 2.0 natin, kung dati sa mga C-series natin like C51, C55, C53, ang notification lang natin dyan for Mini Capsule ay yung charging, step stats, yan, so data. Mm-hmm. Ngayon po, nadagdag yung ating music. Yan, so napakaganda. Okay. Pagka nag-take po tayo ng music dyan, nag-play po tayo ng music. Ayan, yan, so yan, yan, halimbawa po yan, kulay red po yung lumitaw dyan, ibig sabihin po, is malapit ang malobat yung ating smartphone. So, nag-notify yan na kailangan na natin i-charge yung ating unit. So, yun, yun, ganun din po yung mangyayari pagka nag-play tayo ng music, no? So, pagka lumitaw po yung dynamic niya dyan, yung dynamic island na lumilitaw, so, pwede tayo mag-swipe doon habang nag-play tayo ng music. So, hindi mo na kailangan pumunta doon sa mismong playlist mo. Dito pa lamang po, kaya mo na siyang ilipat. Yes. Then, isa pa sa kagandahan nito ay meron tayong doon sa mini capsule niya, everyday sa data, sa weather. Yan, na-update tayo dyan everyday. Yan. So, i-ano din natin dyan. Everyday, isang beses tayong ino-notify niyan kung ano yung weather update doon sa iyong lugar. Sa inyong lugar. So, dito pa, ito. Nabanggit ko na rin kanina. Meron siyang tinatawag dito na IP54. So, meron po siyang dust and water resistance. So, meron siyang mas maganda siyang gamitin, especially dun sa mga contaminated dust o kaya mga anti-splash. Mas protektado po yung ating smartphone. Okay. Yan. So, yun, sa mga nagbabalak din po ng magabili ng ating smartphone, no, ulitin lang po natin. Yung ating Realme C67 ay inirelease lamang po last month, no, February 9. Ayun. Ayun. Sa mga gusto naman pong kumuha ng home credit, ayan. Yes. Ayan, flex na rin natin yung ating home credit natin, si Sir Gilbert. No? Sir Gilbert. Sa mga nagnanais sa magabil ng smartphone natin dyan at kulang yung pang-cash ninyo, ayan, pwedeng-pwede kayong tulungan ng ating mga financing like si home credit at yung ating pong Skyro. Skyro, katago. Ayan. Ayan, sir. So, dyan, syempre, pagkakulang yung budget natin, pwede nila kayong tulungan gamit lamang ang ID ninyo at kung meron kayong source of income, pwedeng-pwede nyo silang i-apply sa kanila. Ayan. So, yun, napakaganda. So, yan, store location natin, yan, second floor level po ng Megamart Mall Paniki. Katabi po namin yung NBI dito, taas lamang po tayo ng Save Mall Paniki at katabi natin yung Unimaker Department Store. At syempre. Yan. Syempre, ito yung i-flex ko yung pinakamabait natin na dealer, yung ating store, si Meyer. Apo. Okay. Yan. So, si Meyer, yan, flex ko na rin, sir, no? Matatagpuan po si Meyer sa iba't ibang lugar dito sa atin. Meron po tayong branch sa Mungkada, Camiling, Santa Ignacia, Tarlac City, at meron din po tayo sa may Concepcion at Capas. Ayan. Ayan. Thank you, Sir Kevin. Ayan. Thank you po, sir. Ayan. 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 Skyro. Ayan. And that's all, folks. Thank you sa panonood. Goodbye.